1966, mayroong isang scientist na nag-release ng isang libro na magbibigay ng napakalaking impact sa buong mundo. Pero bago ito marilis sa madla, ito ay kinuha ng CIA o Central Intelligence Agency ng Federal Government ng United States of America. At ito lamang ay nag-leak sa madla just recently at na-declassify ang bagay nito. At ang nakakamangha, 57 pages lamang ng 284 na pages ng manuscript na ito ang release sa madla. At kung bakit 57 pages lamang, binabanggit ng CIA na ito raw ay sanitized na. Bakit kaya na ang CIA ay ang tingin sa libro na ito na sobrang mapanganib at kailangan nilang itago sa publiko ng 60 years at itinatago ang halos karamihan ng mga pages ng manuscripts na ito? At ito ang nakagigimbal na rason, mga kaibigan, sapagkat ang tao na nagsulat ng librong ito ay nilalarawan niya ang katapusan ng mundo. Atin itong pag-usapan sa pagkakataong ito. Noong 1966, si Dr. Chan Thomas nirelease niya ang isang libro na ang title nito ay The Adam and Eve Story. At kung ating mapapansin, tila baga napaka-cute ng title na ito. Ngunit napakalalim ng binabanggit ng librong ito na magbibigay impact sa lahat ng mga tao sa mundo, lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon. Ang librong ito ay patungkol sa end of the world. Binabanggit kasi sa libro na ito ang sobrang nakagigimbal na pangyayari na umaangkop sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang binabanggit ng librong ito. Sabi pa ni Dr. Chan, "With a rumble so low as to be inaudible, then fuming into a thundering roar, the earthquake starts." Banggit pa niya, "It's not like any earthquake in history. In California, mountains shake like ferns in a breeze. The mighty Pacific rears back and piles up into a mountain of seawater, more than 2 miles high. Then starts its race eastward. The wind attacks, shredding everything, and supersonic bombardment. The mountain of Pacific seawater follows the wind eastward, burying Los Angeles and San Francisco, as if they were but grains of sand. Across the continent, the 1,000-mile-per-hour wind wreaks unholy vengeance everywhere, mercilessly." At kung ating mapapansin, mga kaibigan, nakakamangha lamang dahil ang ating mundo ay papunta na sa pangyayaring ito. Dahil kung ating mapapansin, sinasabi ng mga saintipiko, ang paglakas daw ng mga hangin at mga bagyo sa planeta natin ay dahil bumibilis din ang ikot ng ating mundo. Ito pa ang binabanggit ni Dr. Chan sa kanyang libro, "In many places, the earth's molten sublayer breaks through and spreads a sea of white hot liquid fire in a fraction of a day. All vestiges of civilizations are gone, and the great cities, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York, Boston, are nothing but legends. Barely a stone is left where millions watch as a few hours ago." Ito ang binabanggit sa libro ni Dr. Chan. At kung ating mapapansin, tila baga parehas ang binabanggit ng revelation patungkol sa pangyayaring ito. Revelation 16 verse 17 to 21. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo, "Naganap na." Kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas ang parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding buot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa. At nabagsakan ang mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapaghilabot na salot na iyon. Tunay nga na ito ang binabanggit ng Biblia na pati si Dr. Chan na isang saintipiko ay nakikita na ang ating mundo ay papunta sa pangyayaring ito. Kaya nga ito ay itinago
ng CIA. Dahil scientifically, in-explain ni Dr. Chan kung paano mawawasak ang ating mundo. Nandito ang patungkol sa polar shift at mass extinctions na dulot ng climate change. Dahil sa huling kapanahunan daw, hindi na makokontrol ang pag-init ng mundo, ang paglakas ng mga bagyo. At sabi rin ni Dr. Chan, magiging hinog na ang mga mangyayaring lindol sa buong mundo. Dahil na rin sa mabilis na paggalaw ng mga tectonic plates ng mga lupa sa buong mundo. Na ito ang hudyat ng pagsishift ng polarity ng planet Earth. Ito pa ang banggit ni Dr. Chan patungkol sa South America. South America finds the Andes not high enough to stop the violence in less than a day. The entire continent is burned by the molten earth fire, buried under miles of violent seas, then turned into a frozen hell. Everything freezes, man, beast, plant, and mud in less than 4 hours. At ito ang epekto daw, mga kaibigan, sa nagbabagong mundo natin. Kaya naman, mga kaibigan, tunay nga na ang ating mundo ay papunta na sa katapusan ng mundo. Ang tanong ay, handa ka na ba? Ibinibigay mo na ba ang buong puso mo sa ating Panginoon ngayon? Mark 1 verse 15. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Oo, ito ay magandang balita at hindi ito bad news para sa ating naniniwala. Ngunit kung tayo ay nagkakasala pa rin, nais ng ating Panginoon na talikuran na natin ito at harapin ang katotohanan na ang ating mundo ay hindi na magtatagal. Harapin ang katotohanan na malapit nang maghari ang Diyos. Kaya naman paghariin na natin ng ating Panginoong Diyos sa ating puso mula ngayon hanggang magpakailanman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan namin Diyos. Salamat dahil kayo ang aming Panginoong Diyos. Kayo ang naghahari sa aming puso. Tulungan kami at tanggapin kami Panginoon bilang mga anak ninyo at pakatawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala upang maging handa kami Panginoon sa inyong muling pagparito. Salamat sa inyong pag-ibig at salamat sa inyong paanyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.